Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So, andito naman ako, back to Kuwait. Yan, kaya hindi ako nakapag-upload ng ilang araw kasi naging busy ako preparing myself and coming back here in Kuwait. And pagdating ko dito, of course, naging busy din ako for my work again. So, medyo ngayon lang pa ako nakapag read ulit. So, I hope na tuloy-tuloy to. I'm hoping, okay, na makapag-upload ako not as far as like this 5 days. Parang ganun. Na siguro yun. Okay? Naging busy kasi talaga ako. So, anyway, welcome back to my channel. Welcome to my channel sa mga new subscriber. And welcome to my channel sa mga nanonood ngayon at hindi pa nakapag-subscribe and you think you like what I'm doing here, if you think you like my reading, please don't forget to subscribe my channel. Yeah, and tap that notification bell para ma-notify kayo every time I upload a new video. So, hindi na naman ako pwede dito maglakas ng boses kasi makakadisturbo tayo sa mga tao. Anyway, so let's start without further ado. Ang gagawin ko ngayon is kung sino yung totoong mahal niya. Okay? So ito yung para sa mga dalawa na buhay ng person mo, ikaw at yung isa. Okay? So dito ka sa taas and dito yung isa sa baba. So tingnan natin yung feelings. Okay, tignan natin yung plans. Tignan natin yung feelings nyo din para sa kanya. And the outcome. Tignan natin anong gusto niya sabihin. Okay, so let's start. So what your person's feelings towards you? And what your person's feelings towards the other person? Decision yung nakikita ko. Decision. Or have already decided. So let's see where the feeling is towards the other person. Confusion. Two of swords at the bottom of the deck. So, your person is like confused. Hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Ikaw ba? Or yung isa. Hindi niya alam anong kung gagawin niya. Very confused. This person is blindly fighting on his own or her own. Okay. So, let's see yung feelings niya para sa'yo. Okay. You are separated at this point. So, baka merong na separation sa inyo ngayon, malabo at kinag-usap or separation, really nasasaktan ka actually. Okay, so you are in a healing process. Andun ka sa andun yung feeling ng person mo na this person wanted to move forward towards with you. This person feels na happy siya and fulfilled when it comes to you, pero you have a separation right now. Nasaktan ka sa mga nagawa mo. Your person might be a Cancer or Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising. So, or you might be Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, or a Libra, Gemini, Aquarius. Okay, so, kaya lang merong separation sa inyo dalawa. But this person, I can see that this person will come back. That's the bottom of the deck is a Page of Cups.
So, might be this person will come back and to offer you again a love. Pero andun pa siya sa point na sa page is like, hindi pa siya ganun katotally na nag-move or gumagawa ng action about this. But itong person na gusto niya na ibalik yung commitment ninyo dalawa, ibalik yung pagmamahalan to start a new beginning. Because this person really wanted to move forward towards with you, and this person wanted to feel the happiness and fulfillment with you. But hindi actually sa ngayon, mayroong separation sa inyong dalawa. Separated kayo ngayon. Okay. So, tingnan natin doon sa isa. Okay. At this point, okay sila. Okay. Yung, ano sila, okay yung conversation nila. This, I can see na doon siya nag-move forward. Okay, siguro kaya kayo nagkaroon ng separation dahil nag-move forward siya toward that person. Okay, I mean, doon siya nag-proceed, parang ganun. And, but this person wanted to have a changes already. Okay, gusto niya na ng pagbabago sa buhay. And, might be meron siyang responsibilities sa'yo. Okay, so, or might be dahil sa nagkaroon, might be nagkaroon din siya ng response. Ito yung kasi feeling niya dito sa person eh. Gusto niya na ng changes sa buhay niya and gusto niya ng pagbago. Actually, itong person mo gusto niya din mag-move forward. Yung feeling niya dito na this person wanted to move forward, maybe to communicate this person, wanted to tell something about this, about the situation, or meron siyang gusto sabihin dito sa person na to. Something, communication. Okay, so, okay yung communication nila. And I can see that yung feeling niya nandun sa point na might be this person has a responsibility sa'yo, might be you are a couple, and yung feeling niya kasi na dito na parang meron siya responsibility, parang gusto niya na ng changes kasi meron siya responsibility. Okay, andun siya sa point na this person wanted to cut off and wanted to have a changes. Parang ganun yun na, no? Kasi Ace of Pentacles at the bottom of the deck, nakaharap siya dito. So, that means na this person wanted to offer a new beginning again to someone else. And maybe this is to you kasi dito yung Page of Cups. Okay, so, tignan natin. Ito yung feeling ng person mo para sa other person. Okay? So, what your person wanted to tell you? I mean, yeah, to tell you, and what your person wanted to tell the other person. This person is like naghihintay siya ng enlightenment sa buhay niya. Naghihintay siya ng signs. Okay. Meron siyang gustong gawin na gagawin niya itong gusto niyang gawin na to. This, ano siya sa point na gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin at wala makakapigil sa akin. Parang ganun. Itong person na to is already matured. Might be itong person na to talaga meron siyang responsibility sa'yo. May anak ba kayo? Something. Okay, so, with the Emperor card, you might be dealing here with an Aries sign or a Pisces sign. Okay, you or this person. Okay, as I said, Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas dito. So, siguro nag-away kayo ng person mo and nagkaroon kayo ng separation, might be because of this other person na siguro dahil nag-offer siya ng pagmamahal dun sa isa. Okay, so, but I can see here na gusto niya sabihin sa'yo na gusto niya na ng pagbabago, gusto niya na magkaayos kayo. If you have a family, kung meron kayong children involved dito, gusto niya maayos yung family ninyo dito, and gusto niya ma-end yung relationship nila dito. As I can see na nandun sa kanya yung gusto niyang i-cut off to because of the
gusto niya na ng changes sa buhay niya. Kaya gagawin niya naman, alam niya yung ginagawa niya. Doon siya sa point ng ganun. Meron din ego and pride yung person mo, okay? Your person might be also be Libra, Gemini, Aquarius, as I said, or Capricorn, Virgo, Taurus. Here. So, meron siyang ego dito, kaya siguro kayo nag-away. But then, ando siya sa point na na-enlightened siya. Like, ando sa point na naghihintay na lang siya ng sign kung ano yung gagawin niya talaga. Okay? So, let's see about what this person wanted to tell the other person. Okay, napapagod siya. Napapagod siya dito sa kabla with the Nine of Wands there. Okay? Might be to the point na with this Three of Cups. Gusto niya sabihin na meron siyang gustong ayusin, meron siyang gustong meron siyang gustong ayusin, meron siyang gustong i-reunite. Napapagod na siya. To the point na dahil gusto niya na ng changes. Kaya gusto niya na ng changes kasi napapagod na siya. Okay, so as I can see here with this Six of Cups, na nandun sa taas yung King of Swords, might be this person really have a responsibility sa'yo. Kung magkasawa kayo dalawa or whatever. Okay, baka meron kayong anak together. Okay, so there's a past person. Okay. Merong might be children involved, might be dito, and napapagod na siya sa, there is something na sa situation, kasi nakatingin kasi siya dito, nakatingin siya sa Three of Cups, okay, and seems like I'm tired and I wanted to have a changes already, but andun siya sa point na I can sense here LDR sila nito. LDR sila nito and to the point na parang napapagod na siya. Parang nawala siya ng pag-asa kung mag-reunite pa ba sila or hindi na. And naiisip niya na yung responsibility niya. Gusto niya, kaya nagpo-focus siya ngayon sa, mostly nagpo-focus talaga siya ngayon sa goals niya, sa career niya, sa job niya, sa finances. Okay? And Six of Pentacles is here together with the Eight of Pentacles. So, maybe there is children involved and ano siya sa point na gusto niya na i-balance yung finances niya or career niya dito. This person is like parang naghanap siya ng idea kung ano yung gagawin niya. This person is gathering some ideas and gathering some information. Okay. Napamahal din siya dito sa isa. Yeah, napamahal siya dito sa isa pero ando siya sa point na napapagod siya. Okay, so tignan natin kung ano yung plano ng person mo. Why did I get that? Tignan natin kung ano yung plano ng person mo towards you and towards the other person. So, the Eight of Cups in reverse came into your reading. Alright, let's see. This person really will going to commit with you again. We're going to do the action to commit with you again na magkabalikan kayo lang. Okay, hindi siya makaalis-alis sa'yo. With this Eight of Cups in reverse, hindi siya makaalis-alis sa'yo. Madami. So, I will not get it because it's too much.
Hindi siya nakatulog sa gabi. Iniisip niya yung mga nangyari sa inyo, yung mga away ninyo, yung separation ninyong dalawa. Okay? Hindi siya, sobrang na-stress siya ngayon when it comes to you. Dahil gusto niya talaga na balikan ka, gusto niya ayusin kayo. Gagawin niya at gagawin niya nito kasi alam niya yung ginagawa niya. Gusto niya magkaroon ng happiness and fulfillment na sa'yo. To move forward towards with you, pero nandun pa siya sa point na gusto, meron pa siyang hinihintay na signs or from God or an enlightenment sa buhay niya, or those just naghihintay pa siya kung ano yung dapat at tama niyang gawin. Okay, so kasi hindi siya makaalis-alis sa'yo. Okay, maybe really you have this person have responsibility sa'yo. With this page of the cards in the bottom of the deck, gusto niya ulitin yung mga memories ninyo dalawa, like yung happiness ninyo, sparks, love. Gusto niya to have a new beginning again, to start a new beginning. Okay, hindi siya nakatulog dito. This person still love you, and ito yung plano niya na bumalik sa'yo, pakipag-communicate sa'yo ulit, and to commit with you again. So tingnan natin yung plano niya dito sa isa. Okay, so pwede itong vice versa kung saan kayo naka-resonate, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. See? 10 of Wands, napapagod na siya, sobrang bigat na problema niya when it comes to this situation. Okay, sobrang bigat, pasan-pasan niya yung problema dito. 9 and 10 of Wands, really pagod siya, mapigat na talaga yung problema niya. Itong person na to wanted to take, nandun siya sa point na wanted to take the leap of faith, to have changes in him, to have a new beginning in his life. And this is what your person's plan is. Doon siya sa point na kahit hindi siya prepared, hindi niya alam paano gawin, anong gawin niya, hindi niya alam po ano sabihin niya, or something na hindi siya prepared to anything, pero gagawin niya. Kasi ang bigat na talaga. Might be there is really children involved here, might be family kayo, meron siya responsibility talaga dito with this King of Pentacles and the Ten of Cups here. Ito yung plan niya talaga. Might be this person is also married with you. And and sasabihin niya to dito sa isa. Itong mga plano niya. And with this 10 of Cups here, might be gusto niyang buuin na yung pamilya niya. Pwede ganun. So, takes what resonates, okay? Dahil hirap na talaga siya. Okay, this person is going to take the leap of faith kahit hindi siya prepared dito. So, let's see about the outcome. Okay? And let's pull an oracle card after. Outcome. So I can see here, this person really cheated on you as the 7 of Cups. I can see na itong person na to, nakikita ko na on your part, okay, on your part is like you just wanted to end the cycle dahil gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo because this person have cheated on you already. Sobra ding masakit na nangyari sa'yo dito. By the way, I did not put na kung ano talaga, ano yung feeling mo towards this person. After this, tingnan natin, okay? Kasi nabunot ko na.
sobrang bigat ng binigay ng person na to sa'yo. Sobrang pain, like, betrayals, sakit, panluloko. Sobrang sakit nito para sa'yo. And to that point na sa gusto ng person na to na bumalik sa'yo, kaya siya dito na parang hindi siya nakakatulog kasi might be babalik siya sa'yo and ikaw is like ayaw mo na. Dahil nga sa mayroong nangyaring cheating na nangyari to and pain and betrayal talaga. Sakit na nangyari talaga dito. Okay, on your part na stress ka, might be nga na depressed ka, might be or anything. Okay, so you just wanted to leave this situation behind, like empty, like in a cold, nahayaan na lang kasi sobrang nasaktan ka na and gusto mo na talaga ng changes sa buhay mo dito because this person cheated on you. Okay, see, you're already like moving on, na moving on process ka na, or you have already moved on. You're already enjoying yourself. You might be an Aries, Sagittarius, Leo as well. Nababalanse mo na yung buhay mo. And you still love this person though. Dahil meron kayong responsibility might be. But then, parang ayaw mo na siya tanggapin because of four cups there. Kasi gusto mo nang pababago sa buhay mo talaga muna. Okay. So, tignan natin ngayon yung feelings na mo towards this person and yung feelings ng person towards your person. Okay, before I will drop the outcome para dito sa isa. Pero yun yung outcome dito. Yun yung outcome sa part mo na parang ayaw mo na siyang tanggapin, gusto mo na lang pagbabago sa buhay mo. Just wanted to end the cycle and hayaan na lang itong person na to. Kaya hindi siya nakatulog sa gabi dito dahil nga sa nangyari sa inyo na nahihirapan siya bumalik sa iyo pero gusto niya talaga at gagawin niya talaga yun. Okay, this person really gave you pain. And itong pain na to, ito yung nagpa-strong sa'yo. Ito yung nagpabango sa'yo as the Queen of Pentacles. You became the Queen of Pentacles because of this pain. Dahil ang tagal mo talaga na masakit sa'yo yun talaga yung mga nangyari. Five of Cups, Ten of Swords. And yung feeling mo dito kasi with the Six of Swords in reverse, nahirapan ka din umalis as well as your person, same kayong dalawa. Might be really because dahil married kayo, meron kayong responsibility. To that point, might be there is really children involved here. So, nahirapan ka din na umalis dito and ang sakit pa kasi nangyari and ito yung nagpapabigay sa'yo ng strong or strength na bumangon to prove na you are the Queen of Pentacles, na kaya mo maging matatag as well as kind, being a mother who is like so responsible enough, okay? Nakafocus ka sa goals mo. You rebuild yourself. You love yourself again with this Empress card. You became the Empress. You bring back your power, okay? And have decided na mag-focus ka dito sa Pentacles mo, sa trabaho mo, sa finances mo, sa goals mo, whatever you have, business or whatever. Dito ka, ito yung decision mo na, ginawa mo na, dito ka mag-focus. So, andun sa point, ito yung feelings mo ngayon. Meron ka mga plano sa buhay mo. And you gave this person a silent treatment. Kasi this person have connect with you and already, nagkipag-usap na siya sa'yo, nagkipag-connect na siya sa'yo, pero binabaliwala mo siya kasi ayaw mong gumulo yung utak mo na okay ka na eh. Nakaka-move on ka na. And masakit talaga yung ginawa ng person mo. And gusto mo muna talaga na mag-focus talaga sa mga plans mo sa buhay. Kaya this you gave this person a silent treatment. Okay? Kaya dito siya hindi siya nakatulog. So tingnan natin ngayon ano yung feelings ng person neto sa person mo.
So I can sense kung bakit nahirapan yung person mo dito sa person isa. Kaya yung feelings ng person mo, ng person ito para sa person mo is like still andun siya sa point na alam niya na there is someone who is powerful, who is like someone na mas nakakahigit sa kanya, mas may kaya na pwedeng putulin yung relationship nila. Okay. With this Queen of Wands here is like to the point na andun siya sa point na parang this person really yung feeling niya dito na something na gusto niya ipaglaban itong person mo. Gusto niya ipaglaban kahit na alam niya na meron. Might be feeling ko alam ng person na to na meron. Okay? Kasi feeling niya natatrap siya sa situation din. There's a lot of lies. Might be there's also jealousy dito sa person. Kaya nahihirapan yung person mo. Sobrang bigat ng problema nila. Napapagod siya. Maybe there's a possessiveness, controlling. As at nakikita ko dito sa Queen of Wands in reverse. Also with the Devil card here in the bottom of the deck. Andun siya sa point na merong jealousy na nangyayari, selosa na nangyayari sa kanila. Maybe feeling ko, ito yung nakukuha talaga ng vision ko, Char. Dahil sa alam niya siguro na merong ikaw na medyo gusto niya nagpaparamdam siya sa ulit. Kaya yung person mo is like, pinapaselos niya to. May ginagamit siya ibang person na pinapaselos niya to. Okay, so to that point na kasi naging Queen of Wands siya dito. And naging easy-go-lucky siya. Naging wishy-washy siya dito. And your person is like parang nahirapan siya. Napagod siya. Parang bigat ng situation na to. To that point na gusto niya na lang parang nagpagpapago sa buhay niya talaga. But this person, the person of your person, the other person, gusto niyang ipaglaban yung relationship talaga nila. Okay. Kaya mayroong nangyayaring possessiveness, controlling, jealousy dito. But your person is really trapped. This person knows pala. Alam niya na option siya. And natatrap talaga siya dito na alam niya, nagbubulag-bulagan siya. Kaya nag-aaway sila dito. Merong selosa na nangyayari dito. Controlling na nangyayari dito. To that point na this person really needs a judgment. Okay? But this person needs a judgment. Ano yung feeling niya para sa person mo. Okay, so let's see the outcome sa kanila. Okay, two pentacles in reverse. So, juggled, yung might be your person here. Ando siya sa point na juggled siya na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Confusion pa din talaga nandito. To the point na ayaw niya na nito. Ayaw niya na nito na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya, hindi niya alam kung ano. Kasi I can see na okay naman sila eh sa communication, okay sila sa bonding nila, but then meron talaga silang problema dito na nakakapagod. Okay, maybe because of, sa selosan, sa controlling, sa possessiveness of this person towards your person, and dito siya napapagod. Okay, so nakikita ko dito is like yung outcome. Now, this person, your person, really have, like, ano sa point nag-gather siya ng information para paano maayos, is either your person or the other person, para maayos yung relationship nila. To gain a strength na ayusin pa din. Maybe feeling ko yung person na yon, yung person ng person mo, nag-gain pa din siya ng strength na ayusin sila. I can see Leo sign here. But I can really see na meron pa rin cheating na nangyayari dito sa kanila.
for the outcome because you're still there. Okay? To that point na four cups is like in the bottom of the deck, hindi merong isa dito sa kanila na hindi na na-appreciate yung relationship nila. Kaya nakikita ko doon sa feelings ng person mo na this person, your person wanted to end the relationship. Okay? Yung to end talaga. Okay? Okay, yung person mo, minahal din siya talaga. Minahal siya ng person mo to the point na kahit nagkakaroon na sila ng problema dito. Okay, okay yung communication nila. And kaya jackal talaga yung person mo, hindi siya nakakatulog. Pero hindi talaga sila naging okay because of the jealousy, the controlling, the possessiveness of this person towards your person. Dahil nga, alam ng person na to na merong ikaw. Okay, so kaya hindi na na-appreciate yung situation, ang labo nila, yung spark na ulog or napabawas. Like one of them is like or maybe your person is like fantasizing na okay, merong magandang kinabukasan silang dalawa, and meron talagang disappointments sa person na to. Okay. Or maybe this person is like gathering some information kung okay pa ba kayo, and this person found out na meron pa kayong communication, and your person wanted to have a gusto niya na maging responsible enough for this King of Cups sa'yo, sa mga anak ninyo, or meron kayong anak sa'yo, kasi kung meron, kung kasal kayo, gusto niya na maging responsible enough dito. This King of Wands. I mean, King of Cups. To be matured enough, okay? And to offer a new beginning. And nakikita ko kasi dito, yung person mo, nag-juggle talaga siya because of the cheating na nangyayari din. Alam niya, alam to ng person mo. Okay? And this time, I wanted to clarify about this. Kasi, gusto talaga niya na mag-gain ng strength. Yung other person, gusto pa rin niya mag-gain ng strength, na ayusin sila, pagandahin pa din yung relationship nila. Kaya, dito yung person mo, nahirapan talaga siya. Manifestation. The other person of your person is manifesting na sila talaga yung makatuluyan. Okay? Your other person is manifesting na maging okay sila. But then, it's really hard to manifest when the other person is meron siyang commitment sa isa. Okay? Kaya nakita ko dito, yung other person going to walk away emotionally, or your person going to walk away emotionally from the situation because of the Emperor card, meron siyang responsibility sa'yo. Okay. So, I can see na your person is going to come back to you. Okay, pero sa ngayon is like separated kayong dalawa. So let's go into pool or an oracle card. Angel Romance. Para sa'yo, you deserve love. Okay? You are lovable. So, deserve mo tong mga, if ever, na ikaw yung pipiliin ng person mo. Kasi nakikita ko, ikaw talaga yung pipiliin niya. You deserve it. Grabe yung hirap na nadadanas mo dito sa person na to. The point na, so, the Ten of Swords is nandoon sa'yo. Sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang betrayal sa nangyari. And you deserve love from this.
You deserve love, to be loved, and you are lovable. Yan. And dito naman sa isa is the unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, yung angel romance na nagsasabi na andun sa point na nawawala. Sabi ko nga kanina, nawawala na yung sparks, di ba? Dahil sa celos, dahil sa possessive, dahil sa controlling, nandun sa point na lies and unfaithfulness sa kanila dito. And ang hirap. Okay? Hindi enough yung chemistry or love nila para magpatuloy sila. Kaya merong isa dito talaga sa kanilang aalis. So, yon. That is my reading for you guys. Sa kung sino yung pipiliin niya and ikaw yung pipiliin niya. Because you deserve love. So, yun. Thank you and God bless.